Hi guys, happy Friday. At naiwan ko yung aking vlogging camera. So, yeah. Phone ko muna gagamitin ko. And papunta ako ngayon sa Chevy. Actually, galing ako ng Canlubang. Canlubang, tama ba? Canlubang or Cabuyo? No, Canlubang. Galing ako ng Canlubang kanina and yun, napunta ako dito sa Alabang. Wait, nag-U-turn ako. Yup. Naputol yung vlog ko kanina. Natid ko na yung car sa Chevy and naglalakad na lang ako pa uwi. So, ano ba? Maaraw eh. No? Kaya no, yung background ko maliwanag. Pero umulan. Nakakapagod. Malayo-layo rin yung aking nilalakad ngayon. Mamaya ako para makukuha yung sasakyan ng 3 p.m. Ayun. Kaya, ito muna ako sa office. And, puro office works muna yung aking gagawin. Ay, kapagod. Tapos, dumating na yung earpods na in-order ko online. Mubuksan ko siya later. And, hopefully, original siya. Sana hindi ako naloko na alam nyo na. Kasi may mga OEM pala na tinatawag. Na very halos kumukha sila ng original. Iba pa siya sa class A. Iba pa yung OEM sa class A. Pagod na ako guys. Mamaya na lang. Ito ang aking ulam for today. Quick, may iba naman. Tapos nakababad sa vinegar. Nakamaboy siya. Okay. Time na. Tapos na kami mag-lunch and kanina nanood kami ng horror movie yung Coming Soon. And after ano ba? Open ko. Hi, Seb. Open ko tong package dumating kahapon yung si AirPods. Alright. Nalagay ko na lang yung flash ko siguro kung saan ko siya nabili. Okay. And oh. Okay naman yung kanyang packaging. Okay. So, proper naman yung pagkakapak. Yan. Hindi ko kay mami itong bubble wrap. Favorite niya eh. And inspect natin ako. Kailangan ko ng comparison para dito. Yeah. Okay, update lang ulit. Nakuha ko na yung sasakyan. Actually, ang kwento nito, guys. Almost 5:30 ko na na-realize na yung sasakyan nga pala, kailangan ko siyang kuhanin sa kasa. So, pero nag-text kasi sa akin, nag-text sa akin yung chief engineer ng Chevy mga around 4:30, so 1 hour na. Nakalimutan ko kasi guys na wala nga na yung kotse is nasa kasa, and then yung phone ko ano siya, no service siya since kanina pa. So yun. Grabe, so madaling-madali ako kasi syempre hinabol ko yung office hours nila. And luckily, nahabol ko naman. So, ang ginawa ko lang naman mula sa office namin hanggang Alabang Town Center, tinakbo ko lang naman, guys. So, kung papansin nyo, lola nyo, haggard na naman ulit. At kahit, at pagdating ng bandang Alabang Town Center, nakasakay ako ng jeep. Pero guys, konting-konti na lang yun nasa Chevy na ako. Pero iniisip ko, mas kahit paano, mas mabilis pa rin kung mag-jeep ako. So, yun, nahabol ko naman. And yes, pang ilang maintenance ko na ba to? Kasi every 6 months ko binabalik tong kotse regardless sa mileage. So yun, yung medyo malaki yung inabot ngayon ng maintenance, around 10k. Pero in fairness, kasi lahat ng filters pinalitan, so yung aircon ko ngayon sobrang lamig. Sobrang lamig niya guys. Sobrang happy ako dahil finally, yung aking sasakyan ay back in condition na naman. So, babalik ko raw siya by March. Yun. So, pabalik ako ng office kasi sobrang nandun pa lahat ng gamit ko.
niwan ko nga yung laptop kong bukas eh. Bigla akong, pagka-restart ko, biglang pasok nung text niya. And then, fly away ako kagad dito. Kaloka! Sabi ko, sa buong buhay ko, Diyos ko, sa fun run lang ako tumatakbo, pero sa mga ganong sitwasyon, parang, ewan ko. Sana pala naka-rubber shoes ako kanina para mas mabilis. Mukha tuloy akong ewan na tumatakbo sa gilid ng daan. Hirap pa naman sumakay, kaya inabot ako ng Alabang Town Center. Friday kasi, alam niyo na guys, tas uwian pa. Diba? Pagod. Hey! Namiss ko itong aking camera. Hirap na hirap ako kanina sa cellphone ko. And buti na lang, ito, gamit ko na siya ulit. And kakain na nga pala kami ng dinner, guys. So, tara! Itong ulam namin for tonight. Paksiyo! Amoy paksiyo! Okay, kain na! Ang puti ng mukha mo, Neng. Top gel. Manonood kami ngayon ng Inside Out. Ngayon, 2015 lang yun, no? Yes. Oh, ayan. Manonood kami. Tapos, kakainin namin yung popcorn na binigay dun sa Manila's first picnic pop-up. Kasi pinag-initan na ni Gypsy. Ayun, tapos may sinend pala sa akin yung office mate ko si Rihanna ng mga questions na pang-pageant. So, sabi ko mamaya sasend ko yung mga sagot kasi medyo hindi pa ako nakakapag-isip ng matino pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko kanina. Ayun, kasi kailangan na raw bukas. Sa 2015, nandyan. Andyan. Ayun, no. Hindi kasi naka-folder yun eh. Ayun, so later. Pakita ko mamaya yung ano. Hindi, walang subtitles. Ay, yung nga. Masarap daw yung ano, popcorn. Hindi ko lang alam kung anong flavor. Yan, may flavor ba? Caramel. Ah. Okay. Ito na yung movie. Yung nga lang, hindi pala siya ano. HD. Nakuha ko lang kasi ito sa office mate ko eh. Hi guys, good morning! Happy Saturday, and ngayon Sabado, nandito nga pala yung baby ng aming friendly neighborhood. At ang pangalan niya is Talia, and tulog siya, tulog na. Hi, baby Talia! What? Hello, baby Talia! Hello? Bitin ng gatas ng baby. Ayan, tulog na yung baby. Tapos si Gypsy, ayan. Busy sa pag... Chachat. Bakit wala po? Ayan. Ayan si Ato Rochelle kasama dito sa ipaglaban mo. Nanood kami ngayon ng Iron Man, ay mali, na Avengers Age of Ultron. Siya kasi yung bida, ay hindi, parang sa kanya, marami siyang na-excena si Iron Man, kaya pili ko Iron Man. Tapos kakain kami ng suha. Ayan, medyo madilim dito ngayon sa bahay eh. So, tikman natin. Sana matamis siya. Ah, masisimba muna kami, guys. Happy Sunday to all. Guys, ito naman kami ngayon sa Ryan Bike dito sa Santa Rosa. Okay. Kasama ko si Ali. Galing siya sa work. So, buti na abutan namin itong Ryan Bikes hanggang 6, ay hanggang 7 p.m. Yep.
wala pala yung hinahanap ni Ali na cycling shorts. Color. Daming bikes to bikes. Bikes. Pangunahan ba yan? Hindi naman yata eh. Meron yung ano, yung ganito lang. Yan, so ito na lang daw yung mibili ni Ali. Yan. 9, same price. 9.50. Tapos may kasama pang ano, pang rear. Rear light. Namimili siya ng bag. Wala. Sabi ko namimili ka ng bag mo. Wala, nakapili na. Ouchie na to. Yan, ito yung food namin for the night. Makakamiss naman. Parehas kami ni Ad. Yung sa kanya. Yan, tapos mashed potato na malaki. Mabango yung amoy ng mashed potato na. Yan. Tsaka wild berry. Na ice cream. Yun. So, kami kakain na. Video ba yan? Magbabasa na nga pala ako ng comments galing sa vlog ko na latest. Tama ba? Yung naglibot. Yun, yung kasama ko si Ali. At ang una kong babasahin ay yung kay sis Lulu Sosa. Yay! Thanks for the shout out. Silent viewer me, but really having fun watching. So, napakomment na me. Ayun, thank you sis Lulu sa support and thank you rin sa continuous na pagko-comment. Na-appreciate ko rin siya. And next, kay sis Ladueña. Hi sis! Thanks for replying to my comments. Nakakatuwa lang. And ang saya, cause you really take time to reply and read all the comments. Ka-addict manood ng vlog mo. Kahit gaano ako ka-late nakaka-uwi from work, I make sure to check your vlog. Nagmamadali akong mag-dinner. Hehehe. I once heard my hubby said, nagmamadali ka kasi magki-crystal ka, no? He knows how much I miss Pinas and been watching Pinay vloggers. Walang bola, but you're one of my top 3 favorite. Includes Michelle and you. Keep it up, girl. Hope to meet you someday. Nakaka-touch naman kayo. Actually, yung mga comments nyo sa akin, pagka binabasa ko siya dito sa vlog, ngayon ko lang siya nababasa. So, yung reaction ko ngayon, nagulat ako kasi sobrang naiyak pa. Teka, wait. Natatouch naman ako sa inyo kasi hindi ko akalain na ganito siya, na may impact pala ako sa inyo. So, thank you. At saka, mababaw pala yung luha ko, guys. Pasensya na kung ganito. Anyway, thank you tsaka regards ako sa hubby mo. Nakakatuwa kasi kilala niya rin ako. And salamat. Sana tuloy-tuloy lang yung support niyo sa aming mga vloggers. Thank you talaga. Wala akong masabi. Sobrang speechless ako dito sa comment mo. And ayan, kung everyday chine-check mo yung vlog ko, salamat. Hindi man ako everyday nag-upload. Alam niyo yan, sorry. Pero, nagtitry pa rin ako na itawag dito. Pagsamasamahin yung vlogs ko, lalo kung wala akong masyadong na-vlog sa isang araw. Ayun, so maraming salamat. And, kay sis Cheryl Gomez. Yay, sarap naman yan. Empanada sis, kakaibang empanada. You put vinegar? Kasi alam ko lang na empanada yung binibili sa Red Ribbon. Hahaha, another nice vlog sis. Yes, si Cheryl, galing to sa Ilocos. Yun yung tinatawag na Ilocos empanada. Yun. Ang laman niya kasi sis is longganisa na garlic. Tapos meron siyang papaya.
papaya nag ano bang papaya yun? Actually hindi ako magaling sa mga pagluto-luto. Alam ko lang kumain eh. Pero papaya yun na yun yung nagpapatamis. Hindi siya yung orange, gulay, yun. Tapos may itlog siya. Tapos yung pinaka-wrap niya. Hindi ko alam psychological ba yun, pero feeling ko kasi may lasa. Pero hindi lahat ng Ilocos empanada ganun. Yung sa kinakainan namin, masarap siya kasi unang-una, Ilocano talaga yung may-ari. Pangalawa, yung recipe na kinuha nila is from Batak, Ilocos daw. So, mas gusto ko yung ganun kasi yung ibang ginagamit nilang gulay ay yung repolyo. Pero mas masarap yung papaya kasi manamis-namis siya. Hindi naman siya as in matamis. Parang mag-ano ka eh. Ano ba? Kasi tuwing kumakain ako noon, tapos sinasabi ko dun sa may-ari na may nalalasan ako matamis. Parang siya, nagugulat siya sa akin. Tapos, ako rin, hindi ko matukoy kung ano yung nalalasahan kong matamis. Para lang siyang mahiwagang ano na may lasa ng tamis na nakikipagtalo. Tapos yun, yung suka na yun, suka siya ng Ilocos din. Hindi siya yung suka ng Tagalog na white. Dati, nung first time ko makatikim ng suka nila, ayoko yung lasa. Pero siguro, hindi ko alam kung nakasanayan ko na. Pero sobrang na-appreciate ko na yung lasa. Masarap pala siya. Parang ganon. So, try nyo rin. Pagka siguro naka-uwi kayo or nakabisita kayo ulit sa Pilipinas, try nyo yung sinasabi kong ganon. Pero sana masarap yung matikman nyo. Kasi dati, naka-uwi ako ng Ilocos. Tapos, may nakainan kami sa vegan. Iba yung empanada nila doon, yung Ilocos empanada. Pero same concept. Pero hindi ko masyado siya bet. Ayun, unlike talaga yung dito sa amin sa San Pedro. Ang sarap-sarap niya. At nagkikrave ako minsan. At imagine, nakakadalawang ganun ako. Ang laki-laki kaya nun. Mga ganyan. Ganyan siya kahaba. Tapos, mga ganito siya kalapad. Basta, ewan ko. Tapos si Ali, dalawa din yung kanya. Pero sa kanya, doble yung laman. Tapos maraming laman yung kanya. Yun. Iba naman yung price nung. Iba rin yung price nung sa akin. Pero overall, masarap siya. Next, guys, is Ella's Daily. Traffic pa din sa atin. Sarap ng ulam mo, sis. Galing ng pagkagawa ng empanada. Yes, sis, Ella. So, tama ka. Traffic pa rin hanggang ngayon. At actually, ang balita ngayon sa Pilipinas, mas gumagrabe na yung traffic. Mas issue na siya ngayon, lalong-lalo na sa EDSA part. Sobrang issue na siya na to the point na yun yung araw-araw na nasa balita na may mga solusyon na silang iniisip kung paano mag-lessen yung traffic. Pero I doubt, feeling ko holistic dapat yung approach nila doon. Hindi dapat sa isang area lang sila mag-focus or sa isang aspect lang. Kailangan talaga yun, overhaul talaga para ma-solve yung, or ma-lessen man lang yung traffic kasi parang masyado nang huli na nag-a-act sila ngayon kung kailang sobrang lala na, kumbaga sa cancer stage 4 na, parang ganun. Yan, and yes, yung sa empanada, magaling nga yung pagkakagawa niya, tsaka super expert na expert si Kuya Todo, may pa, ganun-ganun pa siya and everything. So, ang galing. Next, guys, is Ria Banana. Di ko pa na-try yung Digiperm. Actually, di ko alam kung ano yun. Hahaha. Medyo ingat-ingat din ganda sa mga chemical treatment. Kasi trust me, dry mode talaga ang hairla at masisira. Kotang-kota na ako sa chemical treatment. Hi, sis Ria! I'm happy kasi nakapag-comment ka sa vlog ko. And nanonood ako sa vlogs mo. Pero kagaya ng iba, ako ay isang silent viewer. Pero salamat kasi sa akin nag-comment ka and sobrang hindi ako makapaniwala. Ikaw yan eh. Diba? Anyway, yung Digiperm, yun yung pag-curly-curly ng hair na usually ginagawa siya sa mga dating rebonded na hair. Kasi pag regular na perming or regular na curling, hindi na siya tatalab. Dahil nga, yung pag yung buhok mo ni-rebond, straight na siya. So, maglo-loose lang din yung curls. Unlike pag Digiperm, yun lang yung makakapag-pack curl sa buhok mo. And yes, tama ka. Nakakasira nga ang mga chemical sa hair. Kaya magmula nung nag-Digiperm ako,
meron lang akong specific na shampoo at conditioner na ginagamit na sobrang nagagastusan ako. Kasi, at ang hirap hanapin. Yun yung ano, actually, wala akong problema dun sa gastos. Kasi, wala eh. Alam ko naman to na bago ko siya pinasok na talagang magagastusan ako. Ang problema ko yung supply. Sobrang hirap hanapin yung specific na ano na yun. Na, ewan ko ba kasi, yung sa mga SM na grocery, ibang variant lang yung meron sila. Wala sila nung pang curly hair. Yung, ano ba tong shampoo ko? Yung herbal essences, usually, 3 variants lang yung available dito sa atin. Yung pang straight hair, long hair, ganun-ganun. Wala sila masyado ng curly. Minsan meron sa SM Santa Rosa. Kaya lang nung nakaraang nagpunta ako, wala. Wala, naubos. Actually, madaming naka-digiperm siguro yung buho. Kasi pag nagkakaroon sila, na out of stock. So, meaning, may bumibili. So, marami siguro kami. And then, sa iba naman na mga branches, like for example, sa ibang SM, like, sa SM Muntinlupa, ganyan, wala silang ganon. Tapos sa Watsons, wala rin silang ganong variant, yung pang straight lang, ganon. So, dun ako nahihirapan, yun yung naging challenge sa akin. Tapos hanggang sa parang napapagod na ako, ayan. Tapos medyo naglulus na rin yung curls. Plano ko patanggal na lang, or whatever. Ewan ko ba, nahirapan na ako. Pero total, naka-ano na rin naman eh, January pa to eh. So, pwede naman na siguro. And, ayun, natutuwa ako kasi sobrang, hindi lang akong pumubuan nag-comment ka sa akin. And, kay Kuya Jemai, yon nakita ko na si Bebe Boy, aba, nag-peace sign na, ha ha ha. Ayun, Kuya Jemai, hindi ko napansin na nag-peace sign si Ali. Ano ba yan? And regards sa inyo nila sis Michelle. Hello, kamusta kayo pati si Hailey? Hi. Miss mo na ba si Tita? Shout out din kay sis Christine Joy Uriarte from Winnipeg, Canada. Hello sis, thank you sa pag-PM mo sa akin and sobrang na-appreciate ko yung message mo dito. Sobrang na-inspire mo rin ako sa ating conversation sa pag-share natin ng stories. Maraming salamat sa pag-support. Thank you very much. And sa lahat ng nag-comment, salamat ulit sa inyong lahat. And sana lahat kayo, kung po pwede lang, ma-meet kayo lahat. Pero dahil international kayo lahat, diba? So mukhang dito na lang ako. At dyan na lang kayo, diba? And ayun, salamat sa patuloy na pag-support. Talagang na-touch ako. Hindi ko in-expect lahat to kasi naalala ko nung una halos ilan-ilan lang talaga yung nanonood sa akin. Hindi ko akalain na mangyayari to, na nangyayari to ngayon sa akin, na dumadami yung mga kaibigan ko na sobrang mabait, sobrang supportive nyo guys. And gusto ko pa rin pala mag-shoutout sa pinsan ko, kay Ate Emmy, hello, kay Julian, kay Gab. Si Ate Emmy kasi isa siya sa talagang nag-push na tal mag-vlog ka kahit noona. Papakita ko dyan na sobrang busy ko. Ganyan. So, thank you. And ang dami ko nang sinasabi. Baka nabobored na kayo. And ano ba nangyari this weekend? Wala naman masyadong naganap. Pasensya na kung wala masyadong pakita. Alam niyo na, pagka ganun, babawi na lang ulit ako next time. Boring lang talaga ang buhay ko pag weekends kasi usually tulog ang lola nyo, nagbabawi ng tulog. Yun, kanina nagsimba lang naman kami. Pumunta sa bike shop kami ni Ali. Kumain and umuwi na kasi may pasok pa bukas. So guys, I have to say goodbye na kasi actually late na. So sige, try kong i-edit pa to. Yung kapatid ko kasi ginagamit yung laptop, naglalaro. Ang galing, yun. So yun guys, salamat. And bye-bye!